Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pera o pagmamahal? Anong pipiliin niyo? Madali na sabihin, mahirap gawin. Sino ba sa atin dito ang ayaw na magkaroon ng pera? Pero isang paalaala, ang pera pwede kang pasayahin agad. Pero kalaunan, hindi nagtatagal ang tuwa at saya na maibibigay ng pera. Maaaring pag ikaw ay nagmamahal, mag-uumpisa kang nahihirapan, masasaktan, dahil may katotohanan, love hurts. Pero, kung magiging tapat ka, magtitiis at magpapatuloy na nagmamahal, your true love will someday help you to enjoy true peace and true happiness. Continue loving until it hurts no more. Sa ating buhay, palagi nating haharapin ang dalawang pagpili, ang magmahal, magbigay, o kumita, ang maging makasarili. Naway sa tulong ng Banal na Espiritu, mapili natin ang tama, ang mabuti, na magbibigay sa atin na tunay na kapayapaan ng ating buhay. Sa mga pagkakataon na tayo'y nagkamali sa ating pagpili, mas pinili pa nating magkasala kesa sa magmahal at maging tapat sa Diyos. Hilingin muli natin ang Kanyang awa para tayo makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mo, aminawan makamtan, ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin na sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako nagimagsik, ni tumalikod sa kanya, hindi ako tumutol, nang bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis. Pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga hahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang.
Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ako'y dinggin sa panahong iyong ibigin. Puon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo'y ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Puon ako yung dinggin sa panahong yung ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inaasahan ko'y habag na nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong haba, sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Puon ako yung dinggin sa panahong yung ibigin. Papurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito yung mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Puon ako yung dinggin sa panahong yung ibigin. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Hesukristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patutuo na kami minamahal mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa mga 12, ay nakipagkita sa mga punong sasardote. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binigyan siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, umanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "San po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunan pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito na pinapasabi ng guro, 'Malapit na ang aking oras. Ako at mga alagad ko sa bahay mo kakain ng hapunan pampaskwa.'" Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing yon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa-isa nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong yun." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid,
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, kung kayo po ay paglilinis ng mabahong kanal, gagawin niyo po ba ng libre? Siyempre hindi. Eh kung babayaran ka ng 50 pesos para maglinis ng mabahong kanal, gagawin niyo po ba? Siguradong hindi. Eh kung bibigyan ka ng 1,000 pesos para maglinis, medyo baka papayag ka ng kakaunti. Pero kung bibigyan ka ng 10,000 pesos para maglinis, gagawin niyo po ba? Aba, siyempre. Eh kung paghuhugas ka ng puwit ng foreigner, libre, gagawin niyo po ba? Aba, hindi. Hindi po ba? Eh kung babayaran ka daw ng 500 pesos per month para maghugas ng puwit, gagawin niyo po ba? Napakaswerte naman nila. Pero kung nangako sila, babayaran ka, susweldohan ka, 100,000 per month. Yun lang ang trabaho niyo, maghugas ng puwit. Gagawin niyo po ba? Aba, saan po mag-a-apply? Mga kapatid, may katotohanan that we will do anything if the price is right. Amen? Magkano kayo? Magkano ka? Ano ang presyo mo? Meron din pong kasabihan, di ba? That everybody has a price. Lahat ng tao may katapat na presyo at halaga. At alam niyo po ba kung sino ang nagsabi nun? Nakakatakot dahil yung mga katagang yun ay galing sa isang pinaka-wanted na tao sa buong mundo, ang drug lord ng Colombia. Kilala niyo po ba? Si Pablo Escobar. Ito pong drug lord na ito, nagkaroon ng kapangyarihan, umasenso, umangat. Bakit? Dahil ginamit niya ang pera para bayaran ang mga tao. Pero ano ang nangyari sa bansa ng Colombia dahil dito? Napakarami po mga tao ang nasawi dahil po sa gera ng droga. Napakarami po mga tao namatay dahil sa drug overdose. Ang ekonomiya po nila ay bumagsak dahil sa korupsyon. Ano ang nangyari? Dahil binayaran ang mga tao. Pinagpalit nila ang kanilang prinsipyo, pinagpalit nila ang kanilang moralidad, pinagpalit nila mismo ang kanilang kaluluwa. Para saan? Para lang sa pera. Everybody has a price. Mag-ingat tayo. Dahil ano ang tinuturo ng Biblia sa atin? That the root of all evil is the desire for money. Hindi po masama ang mag-asam ka ng pera. Pero yung araw-araw na lang na pera ang iniisip mo, yan yung masama. Ang masama ay yung kaya mong ipagpalit mismo ang iyong sarili para lang sa pera. Ang masama ay kaya mong ipagpalit ang iyong mga minamahal para lang sa kayamanan. Hindi na po bago yan. Alam na natin ang kwentong yan. Bakit napakarami mga magkakamag-anak, magkakapatid, magkakadugo, ang nag-aaway-away, nagbabangayan, nagdedemandahan dahil gustong makuha ang mana. Dahil lang sa pera. Amen? Nakakalungkot. Nakita po nila ang ating bansa. Alam niyo po ba? Baka hindi. Kasi hindi masyadong headline ito na ang Pilipinas po ay ang number one cyber sex capital of the world. Number one po tayo, Pilipinas. Pero sa maling paraan, napakarami po kahit na nasa mga simpleng kabahayan, dahil sa internet, kaya nilang ibenta ang kanilang katawan. At ang nakakalungkot pa, pati ang kanilang mga maliliit na bata, ini-involve. Para saan? Para sa pera. Meron din mga tao, dahil sa kahirapan, hindi mo sila masisisi na binebenta nilang kanilang mga organs. At alam niyo po ba, isa pang malungkot na kwento, kahit na tayo'y nasa modernong panahon, meron pa rin mga tao ang nagbebenta ng kapwa nila tao. Slave trade. Bakit nawawala yung ating puso? Bakit nawawala yung ating malasakit at pagmamahal? Yan ang ginagawa ng kasalanan. Tandaan niyo po. Pag nabubuhay ka sa kasalanan, anong nangyayari sa iyong puso? Tumitigas. Kaya nga ang tawag natin dito, nagkakaroon ka ng
pusong bato. Pag meron kang pusong bato, wala kang awa, wala kang habag, wala kang pag-ibig, wala kang malasakit, wala kang pagmamahal. Tumitigas ang puso at damdamin natin dahil sa kasalanan. Yan ang kasalanan din ni Judas. Mag-ingat tayo. Baka si Judas ang ating sinusundan, hindi ang ating Panginoon. Dahil kung susundan natin ang ating Panginoon, ang daan ng kabanalan, ano dapat ang epekto nito sa iyong puso? Lumalambot ang iyong puso at damdamin. Kaya kaya mong maawa sa mga nahihirapan. Hindi po ba? Pag malambot ang iyong puso, madali para sa iyo ang magbigay, ang mag-alay. Pero pag matigas ang iyong puso, hindi lang yung wala ka ng awa, o hindi nagiging matigas ang iyong ulo, at ikaw pa ay nalilito. Tingnan niyo po si Judas, dahil sa kasalanan, kaya niyang ipagpalit ang Panginoon ang Diyos. Magkano niya binenta si Jesus? 30 kapirasong pilak, 30 silver pieces. At ano po yung 30 silver pieces na yon nung panahon ni Jesus? Yun daw po ang halaga para makabili ka ng isang alipin. Yun lang ang tingin ni Judas kay Jesus. Isang mababang alipin, isang katulong. Pero nakakapagtaka. Kasi nung bago ang kwentong ito, nakikikain daw si Jesus kasama niya si Judas, merong isang babae nagdala ng mamahaling pabango. Binuhos sa paa ni Jesus. At anong sabi ni Judas? Bakit hindi natin ibenta itong mamahaling pabango? Pwede nating ibenta yan ng 300 silver pieces. Buti pa yung pabango. Pwede niyang ibenta ng mahal. Pero bakit ang Panginoon kaya niyang ibenta ng mura? Tingnan niyo po, 30 pieces? 300 pieces? Anong ibig sabihin? 1/10? Pinakamura-mura niya ang ating Panginoon. At yan ang nakakatakot na epekto ng kasalanan. Pag nabubuhay ka sa pagkakasala, nawawala ang halaga ng mabuti na binibigay at pinagkakaloob ng Diyos. Pag nabubuhay ka sa pagkakasala, pag pumapasok ang kasalanan sa iyong isip, sa iyong puso, binabaliwala mo ang pagpapala, ang bendisyon na binibigay ng Diyos. Pero alam niyo po ba kung ano ang mas malungkot na kwento? Ito. Si Judas, pinagpalit niya si Jesus. At least may binayad sa kanya. Pero tayo di mamanalas, pinagpapalit natin ang Diyos ng libre. Pag nagkakasala tayo, hindi man tayo binabayaran ng demonyo eh. Hindi po ba? Buti pa si Judas, may natanggap na pera. Pero tayo, malaya tayong pinagpapalit ang Diyos para sa hindi tama, para sa masama. Yun yung mas malungkot na kwento. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Maaring sa umpisa, pag nagkakasala ka, masaya ka. Pero nasa huli ang pagsisisi. Tignan niyo po kung anong nangyari kay Judas. Nung tinanggap niya yung pera, hindi rin niya matiis. Nung ginawa niya, nagbigti siya. May kapalit ang ating pagkakasala. Nag-iiwan ng marka, ng sugat, ng sakit ang ating pagkakasala. Walang taong nagkakasala na may happy ending. Amen? Kahit na paano mo gustuhin na maging masaya sa iyong pagkakasala, imposible. Amen? Kaya nga, ano ang pipiliin natin? Binibigyan po tayo ng choice ng Diyos. Pera, pagmamahal. Pera, tukso, kasalanan, kabutihan ng Diyos. Gumawa po sila ng survey. Kumuha po sila ng mga 1,500 na mga tao. Karamihan po, 80 years old above. 80, 85, 90 years old. Meron din po 100 years old, 105 years old. Ano po ang tanong nila? Ano ang advice niyo? Ano ang payo niyo sa mga tao, sa mga kabataan? Alam niyo po ang naging sagot ng mga matatanda. Ang gaganda, palagi kang maging masaya, tumulong ka sa iba, magtiwala sa Diyos. Pero himayin niyo po, basahin niyo yung sagot ng mga matatanda. 1,500 of them, wala ni isa ang nagsabi na magpakapagod ka, habulin mo ang pera, mag-ipon ka. Wala po. Walang sumagot tungkol sa pera at kayamanan. Ang pinakamahalaga para sa tao, bandang huli, ano po? Ang kanyang relasyon sa iba at sa Diyos. Pero yan ang malungkot na kwento na kailangan nating matutunan hanggang ngayon. Dahil minsan, merong mga magkakapatid, nag-aaway-aaway
sa mana na iniwan ng kanilang mga magulang. Pero hindi man nila pinag-aawayan nung buhay ang mga magulang nila, ang mga matatanda, kung sino ang mag-aalaga sa kanila. Amen? Buti pa nung namatay, doon concern. Pero ano ang concern? Yung pera. Pero nung buhay ang kanilang mga magulang, kailan naaalala? Pag Pasko, pag birthday. Pero araw-araw, hindi man maalaala. Bakit nung wala na, doon maalaala at hindi man yung magulang nila kung hindi ang pera? Kailan kaya tayo matututo? Pag nawala na tayo at lumisan tayo sa mundong ito, hindi naman itatanong ng Diyos sa atin gaano karami ang pera na ating naipon. Amen? Kasi maaaring marami kang ginto. Inipon mo yan. Sige, dalhin mo sa langit. Baka pagtawanan ka ng Diyos. Bakit? Anong sasabihin niya? Bakit nagdala ka ng dumi? Eh ang ginto, sasabihin ng Diyos, hollow blocks lang dito yan. Ang ginto, daanan lang namin yan. Pero yan ang ginagawa ng kasalanan. Ginugulo ang ating isip. Nililito tayo sa kung ano ba ang tunay na mahalaga. Para maging maliwanag ang ating isip at damdamin, anong kailangan natin gawin? Ang palaging manalangin. At magmuni. Partner po palagi ang dalawang yan. Prayer and meditation. Prayer is talking to God, but meditation is listening to God. Marami sa atin marunong na doon sa una. Alam natin, memorize natin ang mga dasal, ang rosario, nagnunovena tayo. That's well and good. Mabuti po. Pero malilihis ka pa rin sa landas, malilito ka, maliligaw ka kung hindi ka marunong makinig sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, isa sa inyo ang magtataksil sa akin. Sumagot si Judas, ako po ba, Panginoon? Maganda rin po itanong yun. Ako po ba, Panginoon, magtataksil sa inyo? Anong sagot niyo? Alam natin ang ating mga pagkakasala. Alam natin ang ating mga pagkukulang. Naway, pag alam mo na meron kang pagkukulang, naway pag natuklasan mo na meron kang pagkakasala sa Diyos at sa iyong kapwa, huwag lang manatili dito sa isip. Magpakumbaba ka. At bumawi ka dahil may oras pa at panahon. Mga kapatid, walang happy ending sa pagkakasala. Ang happy ending lang ay makakamtan natin sa katapatan, sa pagsunod natin sa Diyos. Amen? Kaya tayo po ay magpatulong sa misang ito. Dasal tayo. Bihin natin, Panginoon, pagkalooban mo kami ng grasya ng pagpapakumbaba. Aminin. Mga pagkakataon na pinagpalit ka namin at naway bigyan mo kami ng lakas na sumunod sa iyo kahit na mahirap, dahil alam namin pagkatapos na mga pagsubok at paghihirap, meron nakalaan na pagpapala at bendisyon sa aming lahat. Amen. Habang nalalapit na ang Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating pagmamahal sa Diyos. Alalahanin natin ang mapagligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ating sabihin at dalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos. Panginoong Diyos, binibigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Nawa ay pagkalooban mo kami ng pananampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mo ang pagganap namin sa pananatilit pagtitiis sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapangang wagas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan, minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ang Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang pinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan mo, Hosana, Hosana, Hosana sa taitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa taitaasan. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ang aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon po ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin na Panginoong Hesu Kristo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kasalanan ng sangli.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mo kami makapanalig ng wagas, sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Isa po sa mga masakit na karanasan natin bilang tao, ang pinagpapalit, hindi po ba? Pero sana kung ipagpapalit ka, dun sa mas maganda sa iyo, mas gwapo sa iyo, mas mayaman sa iyo, mas mabuti sa iyo, kung pinagpalit ka dun sa mas maganda, mas mabuti, mas gwapo, medyo naiibsan yung sakit ng ating nararamdaman. Pero mas masakit kung pinagpalit ka sa pangit. Amen? At tunay na nasasaktan ng Diyos pag pinagpapalit natin siya. Dahil ang Diyos, siyang the best. Ang Diyos, siyang pinakamabuti. Pagkatapos, pinipili natin yung hindi mabuti, hindi maganda. Kaya hindi natin masisisi ang Diyos ang magdamdam, ang masaktan. Mga kapatid, tayo po ay magpakumbaba harapan ng Diyos sa mga pagkakataon na tayo ay hindi naging tapat sa Kanya. Binibigyan tayo ng panahon ng Diyos para magbalik loob, piliin natin pinakamabuti, ang the best,
para ang ating buhay din at karanasan ay maging pinakamabuti at the best. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay pagpalain ngayon ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo ngayon sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.